God. Good morning sa Panginoon. Good morning sa inyong lahat, mga kapatid. Bago tayo magsimula, tulad ng dati, samahan niyo muna ako sa pananalangin sa Panginoon. Praise God. Hallelujah, Lord God. Hallelujah. O dakilang Ama, muli po ay magpapatuloy kami sa iyong gawain. Na sa bawat segundo ng gawain mong ito ay nawa ay makalwalhati sa iyo ang aming mga pakikinig, ang aming mga buhay. May alay namin sa iyo ito na ang buong buo o Ama na lagi kang nakatunghay sa amin, lagi kang pumapatnubay. Salamat po o Diyos, samahan mo po ang iyong maliit na lingkod na maging daluyan lamang po ng iyong mga banal na salita. Inihiling ko po na puspusin mo kaming lahat ng iyong Espiritu Santo. Ilagay mo sa aming mga puso ng malalim ang iyong mga banal na salita upang ito po ay umusbong at magbunga ng mga banal na salita. Thank you, Lord God. Bless mo po ang kawan na ito, ang mga nagsisipakinig o Ama sa internet at ang mga kapatid namin na hindi nakadalo sa pagtitipon na ito. Bless mo rin po sila, O Diyos. Salamat po, Ama, sa iyo po ang lahat ng papuri, karangalan, kalwalhatian, kadakilaan. Ito ang aming mga samot dalangin sa iyo. In the name of the Lord Jesus Christ. Amen. Praise God. Buksan natin ang ating mga Biblia, mga kapatid, sa Book of Isaiah. Isang verse, no? Book of Isaiah at saka sa Acts chapter 2, chapter 3, verse 20-21. Book of Isaiah, chapter 45, verse 18. Verse 18, sa Tagalog ko muna babasahin. Samahan ninyo ako sa pagbabasa. Sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon na lumikha ng langit, na siyang Diyos na nag-anyo sa lupa at gumawa niyaon, na kanyang itinatag at hindi niya nilikha na sira. Hindi niya nilikha ang langit, hindi niya nilikha ang lupa, nasira. Na kanyang inanyuan upang tahanan, ako ang Panginoon at wala nang iba. Sa English, for thus saith the Lord that created the heavens, God Himself, that formed the earth and made it. He hath established it, and He created it not in vain. He formed it to be inhabited, no, para maging matirhan. I am the Lord, and there is none else. Tapos sa Acts chapter 2, chapter 3, no? Acts chapter 3, verse 20 and 21. Acts chapter 3, verse 20 and 21. So, tingnan nyo mabuti, nilikha niya ang langit at ang lupa na hindi sira at magiging conducive for habitation na maring matirhan, no? Mapanahanan. And then, pagdating dito sa Acts chapter 2, at saka 3, sabi niya, chapter 3, verse 20, at upang kanyang suguin ang Kristo na itinalaga sa inyo na si Jesus. So may pagsusugo sa Panginoong Jesus, anong gagawin nang isusugong ito? Sabi niya, na siya'y kinakailangang tanggapin ng langit hanggang sa mga panahon ng pagsasauli sa dati ng lahat ng mga bagay na sinalita ng Diyos sa pamamagitan ng bibig ng kanyang mga banal na propeta buhat pa ng una. Kung hindi sira, bakit kailangan mayroong isa uli doon sa dati? Ano ba yung dati? So, merong nangyari. Ha? So, praise God, pagpalain ng Diyos ang kanyang mga banal na salita, siyang magdadagdag ng lahat ng ito. Pwede na tayong magsiupo, mga kapatid.
Alam nyo, salamat sa Diyos, ano, mga kapatid. Supposed to be, wala ako dito ngayon, no? Dahil may pasok kami, may, kaya lang, talagang ang Diyos, ang Jehovah Jireh. Nagpaalam ako na, I'll get late, sabi ko. Siguro, mga alauna, papasok pa ako ng alauna nito. Salamat sa Diyos. Siya lahat ang nagpaplano ng lahat ng mga bagay na ito, no? Sa kahit sa dispatch namin, mga kapatid, tingnan ninyo. Marami sa mga kasamaan ko, nagagalit pa sila pag dahil no, dahil uuwi na. Sabi ko, kung 'yun ang ibinigay ng Diyos sa atin, no? Tanggapin natin ang maluwag sa puso natin, ang masaya tayo. Sabi ko, kaya tingnan ninyo ang nangyari, no? Bago nangyari ang bagay na ito, bago nangyari yung bagay na ito na pauwi sila, nakauwi na ako. Ngayon, nagdadaingan sila, too much tired. Very short and very, we are all tired. See, kahit na hanggang madaling araw, nagpiprepare sila kasi binigyan sila ng ultimatum, no? That within 48 hours, you have to leave. Sabi niya. Eh ako, nakauwi na ako. Eh kami, relax na dito. Sila naman ngayon, paspasan talagang, sabi eh. Prepare lahat ng mga gamit nyo. Prepare lahat ng mga gamit. Sabi niya. Di prepare. Dinala sa airport daw ng mag-aalas 9. Hintay. Wala pa yung aeroplano. Balik ulit sa barracks. Pagbalik sa barracks, balik na naman ulit. Sabi niya, sir. Kababalik lang doon sa ano. Di ba? Kahihiga mo lang doon sa ano. Sabi niya, balik na naman. Bandang huli, nakaalis gabi. Nakaalis yung aeroplano ng gabi. Tapos sila nakaalis ng madaling araw. Pagod na pagod, sabi niya. Tapos, ang iksi-iksi ng ano. So, mga kapatid, sabi ko, salamat sa Panginoon. Ito kasing iba, daing ng daing eh. Hindi nila alam, mas maganda pala yung maaga kang uwi kaysa doon sa maiwan ka pa doon. Eh, kung kami, naiwan ka doon. Naku, sa dami ng kargamento na yon. Hindi nga kumasya sa aeroplano, naiwan pa yung mga bagahe nila, yung mga beddings nila, naiwan pa doon. Sabi ko, salamat sa Panginoon. Sabi ko, talagang ang Diyos marunong. Pagka pinaubaya mo sa Diyos talaga, hindi ka pababayaan ng Diyos. Hayaan mo ang Diyos ang magplano. Wag, hindi yung gusto mo yung masusunod. No? At hindi ka naman papagkukulangin ng Diyos. Eh. Anong panik-panik niya? Ang Diyos, alam niya kung saan kanya ilalagay. No? Tingnan ninyo si Elijah. Walang ulan. Sabi, walang ulan. Sa pumunta ka doon sa batis ng Chiret. Sabi niya, o di, may tubig doon. Siya nakakainom yung marami walang naiinom. O wala siyang makain. O anong nagdadala ng pagkain sa kanya? Uwak. Yung katatakaw ng uwak. Kaya lang ang gusto ng uwak na bubulok. Eh hindi bulok yung ano, pinadadala luto na. Yung pinadadala kay Elijah, hindi makain ng uwak ngayon kasi sariwa. Oh, di tingnan niyo mga kapatid kung gaano karunong yung Diyos. No? Pero paano ang nangyari? Ba't ganito? No? Pag tinignan natin yung Genesis, no? Genesis chapter 1 verse 1 at saka 2, sabi, in the beginning God created the heaven and the earth. So sabi ng Isaiah, kinreate niya yung heaven at saka earth na hindi sira. At conducive ito for habitation. Talagang nararapat na maging tirahan. No? Tapos pagdating sa verse 2, and the earth was without form and void. Alam niyo yung void, walang gamit. Eh kung conducive for habitation, ba't walang gamit? No? There's something wrong that happened. Merong nangyari na hindi alam ng maraming tao. Ngayon, ipinapaalam na ng Diyos sa maraming tao ang ganito na may pangyayari na hindi maganda. Sabi niya sa Acts, ipinahayag sa kanyang mga banal na lingkod na propeta. Eh kung wala kang propeta,
Wala, I'm sorry kung wala kang wag ka nang umasa ng kapahayagan. No, kasi 'yun yung gagamitin ng Diyos eh para maintindihan natin yung mga nangyari at yung mga plano ng Diyos. See? Yung plano ng Diyos, ipahahayag niya sa kanyang mga lingkod. Hindi niya ipahahayag ito. No, so meron silang tainga, hindi nila maririnig, may mata, hindi nila makikita. Bakit? Kumapal yung puso nila. Matitigas, tumigas yung puso nila. At kung pinatigas ng Diyos yung puso ni Paraon na hindi pa alisin yung mga Israel noon, yun pa rin yung Diyos na patitigasin yung puso ng isang tao na ayaw naman sumunod sa Diyos. No, mga kapatid? So something happened. No, dito sa chapter 1, verse 1 at saka 2, meron ng mahabang panahon na nangyari ito. Tingnan ninyo ang anyo ng earth. Sabi, and the earth was without form. Walang form? Gumawa ang Diyos without form? Anong titingnan mo kung walang form? Anong konsuelo ng Diyos kung wala namang forma yung ginawa niya? O, tingnan nyo. O, sige, gumawa ka lang, drawing ka ng drawing. Sige, kahit anong drawing yan. Anong form ng, ano yung ibig sabihin ng drawing mo? Hindi, basta sulat lang, sulat. Walang form. Walang halaga. Tapon mo na yun, walang halaga. Pero kaya tingnan natin, ano? Ang sabi, and the earth was without form and void, walang gamit. And darkness was upon the face of the deep. And the Spirit of God move upon the face of the waters. Ganun yung nangyari. So something happened. From Genesis chapter 1, verse 1 at saka verse 2. And the Bible always talk about there is a dragon. Basahin ninyo buong Biblia, 19 times na sinabi, binabanggit ng Biblia ang dragon. No? Anong role ng dragon? Why there was a dragon? No? Bakit? Ano ba itong dragon na ito? Tingnan nga natin yung isang dragon na isang verse. Titingnan natin sa Revelation chapter 20. Ano? Chapter 20, verse 1 hanggang 3. Isa lang itong lang munang babasahin, ano, para makita natin bakit binabanggit yung dragon. Meron ba talagang dragon? Meron. No? Sabi, at nakita ko ang isang anghel na nananaog mula sa langit. So yung angel na ito, galing siya sa langit, bumababa siya, na may susi ng kalaliman at isang malaking tanikala sa kanyang kamay. At sinunggaban niya ang dragon. Bakit susunggaban niya yung dragon? Ang matandang ahas, si matandang dragon at ang matandang ahas na siyang sino? Diablo at Satanas. Tinawag ng Biblia ni John na yung anghel bumaba at merong dragon, matandang ahas. Sino yung matandang dragon? Ay yung dragon at saka yung matandang ahas na siyang Diablo at Satanas at ginapos na 1,000 taon. At siya ibinulid sa kalaliman at sinarhan at tinatakan ito sa ibabaw niya upang huwag nang magdaya sa mga tao hanggang sa maganap ang 1,000 taon. Pagkatapos nito ay kailangan siya pawalang counting panahon. So, tandaan natin, pagka nag-millennium, na-rapture tayo, nag-millennium, no? Pagkatapos ng millennium, pakakawalan uli itong sabi na tinanikala at sinarhan sa kalaliman. Sa ilalim, tandaan natin, sa hell. Pagkatapos, hindi pa ito yung lake of fire. No? Hindi siya makakapandaya. Bakit? Anong ginagawa niya? Na siya yung the Diablo at Satanas. Itong dragon na ito. That means there's a dragon. So, ang ipinapakita lang ng mga archaeologists na naghuhukay sa ilalim ng lupa that there are giant, no?
mga animals, big animals, in between of this chapter 1, verse 1 and 2 ng Genesis. So merong mga nabubuhay nung unang panahon. Sabi nga nila, may nahuhukay sila ng mga ng mga buto ng parang buto ng tao. Sabi naman ng mga scientist o archaeologist, merong mga nanirahan noong time na yon na sabi nila Neanderthal men, 'di ba? Nakakakuha sila ng mga bungo, nakakakuha sila ng mga buto. Ngayon nakakakuha sila ng mga buto ng mga dinosaurs. That means in that time merong nabubuhay. May gamit, may nakatira sa lupa, sa earth. Pero sa chapter verse 2, wala na. Kaya pag binasa mo yung verse 3 hanggang 30, no? Makikita natin ito, ang lahat ng nire-recreate ng Diyos yung earth. Paano natin masasabi na nire-recreate ng Diyos yung earth? Tingnan natin. Nung ito mawala na lahat ang mga dambuhalang hayop na ito, namatay lahat kasi sino ba yung dragon? Yung dragon ang pinagpapatay niya ang mga malalaking hayop. Naging matapang. Bakit matapang? Possessed ni Satan. Yung dragon. Sinong nagpossess sa serpent? It's Satan. Diba? Yung matandang ahas na sinasabi kanina, binasa natin. Sinong nagpossess doon sa serpent? Tandaan natin yung serpent na ito, hindi ahas na gumagapang ngayon. Ang sabi, naging reptile lang siya ngayon, no? Dahil because of the curse, isinumpa siya ng Diyos, dahil siya yung ginamit ni Satan na mandaya kay Eve, kay Eva. Kaya nadaya si Eva. So nawala lahat ang mga ito, no? Anong sabi ng Diyos sa mga kinreate niya? Ang sabi niya, at nakita ng Diyos ang lahat ng kanyang nilikha, at narito, napakabuti. At nagkahapon at nagkaumaga ang ika-anim na araw. So lahat-lahat ng ito, kasi sa ikapito, nagpahinga na siya. No? Nakita niya pati yung tao na kinreate niya ay mabuti. Lahat. Tandaan natin, paano ito? Dito sa chapter 1 na ito, makikita natin, merong keyword dito. No? Na yung keyword dito ay yung replenish, no? Sabi niya, yung replenish, go ye therefore and replenish the earth. Sabi niya, magpalaanakin kayo. Sabi niya, dito sa verse 28. And God blessed them, and God said unto them, be fruitful and multiply, and replenish the earth, and subdue it, and have dominion over all, over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over every living thing that moveth upon the earth. Tandaan natin, ang magre-replenish dito ay yung tao, no? Yung magpapalaanakin sila. At yung mga hayop, mahaba kasi ito, pag tinalakay natin lahat ito, ang lahat ng creation nito, ang isang binhi, sabi niya, o isang puno, magbubunga ito according doon sa kanyang pagkapuno o pagkasid. Hindi po pwedeng magbunga ng iba. So kung ikaw ay, halimbawa sa spiritual, seed ka ng Diyos, hindi ka pwedeng magbunga ng seed ng masama. Kailangan, ang magiging bunga mo ay seed. Ang seed ay salita. Anak ka ng Diyos. Di ba? So ganun yung nangyari. There is something wrong that happened from Genesis. Merong nangyari doon. No? So yung mga dambuhalang hayop na ito, pinagpapatay ng dragon na possessed ni Satan. Ito yung unang-una na destruction na ginawa ni Satan. Pero doon sa langit, ha? Doon sa langit, nakadaya siya ng 1/3 of the angel in heaven. No? Si Satan, si Lucifer. Madaling makapandaya kasi si Lucifer dahil pinakikita niya lagi maganda, eh. No? Kaya ang mga tao ngayon, mahihilig sa maganda. So, ano ito? Itong mga nasirang ito, ang sabi ng Panginoon, I will restore. So, ngayon, nasa process din tayo ng restoration. Kailangan may restore tayo,
No? Bakit na, ang tao, mula nung magkasala si Eve at saka si Adan, no? Ang tao, nagsimula, sabi ng Diyos, pag kinain ninyo yung bunga ng punong kahoy na malalaman ninyo yung mabuti at masama, you will surely die. Tandaan natin, yung you will surely die, tiyak, sabi ng iba, eh, hindi naman sila namatay. Tandaan natin, yung you will surely die, mamamatay sila physically and spiritually. So, anong ginawa ng Diyos? Iniwan sila ng Diyos. Iniwan sila ng Diyos. Di ba? Iniwan sila ng presensya ng Diyos. Pinalabas sila sa Garden of Eden at merong nagbabantay na flaming sword na hindi sila makakabalik. Ngayon, ang nangyari ngayon, no? Gusto ng Diyos, bumalik, makabalik yung tao. Ngayon, paano makakabalik yung tao kung may nagbabantay na ganun? Ang gusto ng Diyos, sundin mo yung itinuturo niya na daan pabalik. Hindi yung ikaw yung gagawa ng daan mo. No? So, hindi nag-introduce ang Diyos ng isang organization o ng isang religion para ang tao makabalik siya sa Diyos. Hindi. No? So, lahat ng ito ay sinira ni Satan. At sinira ni Satan nung nakita ni Satan na yung dati na nakabalot lang ng tubig, ano? Tandaan natin yung tubig na yon, yellow. Na freeze yung air. Dumilim. No? Ngayon, ang Diyos sa kabutihang loob ng Diyos, no? Gusto niyang i-recreate. So nung i-recreate niya ang mundo, ito na sa verse 3 hanggang dito na sa 30, no? Pinakita ng Diyos kung paano. Nung i-create niya ngayon, yung mga hayop, hindi na kasing lalaki ng mga dragon at saka hindi na kasing lalaki ng mga dinosaurs. Hindi na. So ngayon, ang mamamahala, si Adan. Si Adan na ang magiging tagapamahala. No? Kaya tinawag na small god, amateur god si Adam. No? Wala siyang kamatayan. Hindi siya namamatay. Tingnan ninyo, yung sabi ng Biblia, siya yung nagpangalan ng lahat ng mga hayop na lumilipad. Hayop na gumagala sa lupa. Siya lahat ang nagpangalan. Siya rin nagpangalan ng mga isda sa ilalim ng dagat. Ngayon, ang mga puno, nabubuhay sila sa lupa. Hindi mo pwedeng alisin yung puno sa lupa, mamamatay yan. Di ba? Yung isda, hindi mo pwedeng alisin sa tubig, sa ilog o sa dagat, at ilagay mo dito sa lupa, hindi sila pwedeng mabuhay, mamamatay sila. So, yun ang pagkakalalang ng Diyos. So, yung tao, sa Genesis, nabubuhay si Adan at saka si Eva sa pamamagitan ng Diyos. Di ba? Sa pwede lang nilang kainin yung salita ng Diyos, spiritual. Pero sa mga natural fruit, mga apples, no, kung anong klaseng puno ng kahoy na nagbubunga yan, pwede nilang kainin lahat. That's for physical food, physical body. Pagkain ng katawan natin yon. Pero yung pagkain spiritual, yung salita ng Diyos. Yan. Para nananatili silang eternal. Pero pag kinain nila yung bunga ng punong kahoy na malalaman nila yung bunga ng ay yung mabuti at masama, mamamatay sila. Yun ang paraan na ginawa ni Satan na tuksuin si Eva. At nung matukso si Eva, wala na. Tingnan ninyo. Nung pagkatukso, nagsimula na ang problema. Nagsimula na silang tumanda. Nagsimula nang nagkakasakit. Nagsimula nang namamatay yung tao. So ngayon, ang Diyos may paraan siya para makabalik yung tao doon sa magiging eternal siya ulit. Kaya kailangan ma-restore yung tao, no? Sino ba naman tao? Eh ngayon nga yung mga tao kahit matanda na, no? Napapabata nila. Pumunta ka lang kay Belo, babata ka. No, basta may pera ka. Ang daming kahit saan ngayon, daming, no? Oh.
Kung walang ilong, gusto mong malagyan ng ilong, pumunta ka kay Belo. Oh, kung gusto mong pabawas yung mga manti-mantika sa katawan, pumunta ka kay Belo. Hinihigop daw nila yung... See? Tingnan ninyo kung paano nagagawa. Ang lahat ng ito ay gusto ng mga tao kasi ayaw nilang mawala yung kabataan nila. Diba? Pero merong paraan ng Diyos para hindi na kailangan si Belo. Hindi na kailangan si Kalayan. No? Hindi na sila kailangan. And sabi nung kanta kanina, there will never grow old. Nawala ito sa tao, no? Nawala yung magandang ugali sa tao. Oh. Gusto lang Diyos, ibalik tayo doon sa magandang pag-uugali. Oh. Merong nagkakagulong mga mag-asawa. Eh, nung hindi pa naman nadaya si Adan at saka si Eva, meron bang may sulat na nag-aaway si Adan at saka si Eva nung hindi pa sila nadaya? Oh. Walang pinaliligtas ngayon si Satanas. Ah, guguluhin ko ito. Ang gustong-gustong galguluhin ni Satanas yung mga pamilya eh, no? Oh. Gustong ibalik ng Diyos doon sa kapayapaan ng tao. Hindi makabalik ngayon dahil may nagbabantay na umiikot na kasi doon sa gate ng Garden of Eden, hindi sila makapasok. Pero may paraan para makapasok. Anong paraan? Gumawa ng paraan si Adan at saka si Eva, hindi tinanggap ng Diyos. Nagtakip sila ng dahon ng puno ng igos. Hindi pwede. So anong itinuro ng Diyos sa kanila? Ang Diyos, ganito, para hindi ko tingnan yung kasalanan ninyo, mag-alay kayo ng malinis na hayop, patayin nyo, patuloyin nyo yung dugo. At tatanggap, hindi ko titingnan yung kasalanan nyo. Di ba, hanggang ngayon, ginagawa nila. Hanggang ngayon, ginagawa ng mga Hudyo at mga kahit dito. No, pupunta sila sa Maka. Kaya lang hindi alam yung hindi nila alam yung reason bakit ganun. Kaya sabi ng prophet, it is only for covering the sin. Ito. Hanggang sa naging tradisyon, gusto ng Diyos, ang requirement ng Diyos, malilinis, magagandang hayop ang iaalay. Weh, siyempre, naging matakaw sa pera yung tao. Sabi nung tao nga, sabi nila nga, yung ganda-ganda nito, may pagbibili natin ng 300 dinar ito. Oh. Tapos iaalay lang natin doon, papatayin doon. Oh, ito na lang pilay. Ito, mura lang ang, pag binenta mo ito, mura lang. Babaratin pa ito. Yung mga may depekto ngayon ang inaalay sa Diyos. See? Ay nangyari talaga ito sa mga, ito na nag... Hindi nila alam yung kahalagahan, ang akala nila, ganun lang yung pag-aalay. Ang akala naman ng tao ngayon, pag nag-aalay at nagsimba yung tao, nagsimba na ako, magbabawas ako ng kasalanan, magsisimba muna ako ngayon. Hindi, ba't mo babawasan lang? Tanggalin! Di ba? Yung mga... Isang way na ito sa atin naman ngayon, ito isang way na maluluwalhati yung Diyos, yung sasamba ka sa Kanya. Biro mo, dapat nakapahinga ka. No? Pero dahil sa paglilingkod mo sa Diyos, dahil gusto mong mapuri ang Diyos, gusto mong maluwalhati yung Diyos, may sakripisyo. May sakripisyo. May sakripisyo, ang nung una, ang isinasakripisyo, malilinis na hayop. O, tingnan ninyo kung paano, nung sumbatan sila ng Panginoon, napakahigpit nila pagdating sa Sabat. Gusto nila, sunod ng sunod sa Sabat. O kung may nahulog kayong hayop sa ano, sabi niya, sa hukay, hindi niyo kukunin kahit araw ng Sabat. Kukunin nila kasi, naku, mahal ito. Nanghihinayang sila. Pagkatapos, pinagaling lang ng Panginoon yung isang may sakit, ayaw nila. Kasi wala silang pakinabang doon. Gusto ng tao makinabang. Oh, Panginoon, ha? Nagbigay ako ng ganito. Ibalik mo ng 100 times ito. Ni-require mo kaga Diyos. Alam na ng Diyos yun. Di ba? Hindi yung, oh, Panginoon, naglagay ako, ha? Ibalik mo ng 100 times ito. Sasabihan mo yung Diyos na ganon? Wrong approach. Paano ka ngayon susundin ng Panginoon?
Ang gusto ng Diyos ngayon, ibalik niya tayo doon sa dati na eternal. Hindi tumatanda. Hindi na mong problema. Hindi ka na kailangan na magpaalipin sa mga hindi mananampalataya. O ngayon, biro mo, ang mga requirements sa atin, buti na lang, kahit pa unang Panginoon, nakakagumagawa ng paraan ng Panginoon. I cannot come early. I'll get late. No problem. Salamat sa Panginoon. No? So ganun mga kapatid, merong gustong ibalik ang Diyos para sa atin. Marami yung nawala sa atin. Tayo yung loser. Hindi na hindi yung Diyos yung nawalan tayo. Mahal tayo ng Diyos kaya gustong ibalik ng Diyos ito sa atin. Amen. See? Anong napakahalaga ng yung health mo eh, wala kang sakit. Hindi ka nagkakasakit. Kahit na lamok, hindi ka kakagatin ng lamok. Kahit magalusan, hindi ka magagalusan. Gustong ibalik ng Diyos ito sa ating lahat. Sa ating lahat, pati sa ating mga anak. Anong gusto niya? Merong offering, merong sacrifice. Kailangan merong kang sacrifice na gagawin para ang Diyos ay sumunod dun sa iyong mga hinihiling sa Kanya. Pag wala kang sacrifice, eh, paano mo mapapakilos yung Diyos? Sabi nga ng Biblia, no? Sabi ng Biblia, pwede mong utusan yung Diyos. Bakit hindi mo utusan kung pwede naman pala? Sabi ng Biblia, no? Ganito ang sabi ng Panginoon, ng banal, ng Israel, sabi niya, at ng may lalang sa Kanya, magtanong ka sa akin tungkol sa mga bagay na darating. Magtanong ka sa akin tungkol sa mga bagay na darating. Tungkol sa mga anak. Aking mga anak. At tungkol sa gawa ng aking mga kamay. Mag-utos kayo sa akin. Kung hindi nyo alam ang mag-utos sa Panginoon, hindi natin. Kaya itinuturo ang mga ganito. Mag-utos ka. Panginoon. Pag sumunod ka sa Panginoon, may hinihingi ka. May hinihingi sa Panginoon. Ayaw naman sumunod sa Panginoon. Pero sa Panginoon na hinihingian mo, ayaw mong sundin. Yung gusto mong sundin, yung sabi nga kanina, mas gusto mo pa yung nilalang kaysa naglalang. Tumatawag ka doon sa mga nilalang. Kaysa doon sa naglalang. Kaysa dun sa provider, dun ka humihingi dun sa mga nilalang. Lumuluhod ka doon, nagdadasal ka doon, hindi naman nagsasalita. No? Mga bingi, mga pipi, no? Mga lumpo. Anong gagawin noon? Tingnan ninyo yung ginawa ng mga mauti kung anong pinaggagawa nila dun sa ano? Pinagbabasag, pinagtutumba, pinagwinasak, sinunog. Dapat dun eh, nagtanggol sila. Wala eh. Pipi lahat eh. Basag-basag silang lahat. Yun ang tatawagan. Malaking kalokohan to. Niloloko na tayo pag ganun. Pero mo, ayaw kang pakinggan. Nandun ka na sa ganung kalagayan. Ayaw ka pang pakinggan ng mga dinadasalan mo. Tumawag pa kayo, sabi ni Elijah. Magsasayo kayo, maglulundag kayo. Baka natutulog, namamasyal yung Diyos nyo. Sabi ni Elijah, nagsugat sa katawan, wala pa rin sumagot. Hanggang gumabi na, wala. Walang sumagot. Bakit? Pipi. Hindi totoo yung Diyos na sinasamba nila. So ganun mga kapatid, kailan may pangako ang Diyos sa atin, I will restore, sabi niya, everything that was taken, everything that was destroyed by this dragon, by this serpent. Sabi niya, lahat ng sinira ni Satanas, ibabalik kong lahat. So ano pang mga pinagsisira ni Satan? Ano ba yung sabi ng prophet? Ano ba yung ibig sabihin talaga ng i-restore? To bring back, sabi niya, ibabalik doon sa dating may-ari.
to bring it back to its original condition. Sabi niya, ibabalik ka niya doon sa original condition. Kung ang original condition ng tao nung panahon ni Adan, hindi tumatanda, hindi nagkakasakit, hindi na mong problema, masaya, ibabalik ka sa kondisyon ng mga ganun. No? Loko-loko yung taong ayaw nun. No? Wala sa sariling isip. No? Kaya lang may paraan ng Diyos na dapat mong sundin para makabalik ka doon. Hindi yung, basta kami, dito kami na pinanganak, dito na kami mamamatay. Sabi niya, if you are in the right mind, sabi niya, you will never do that. Kung nasa matinukang isip, hindi mo gagawin yun. Dahil kung naniniwala kang may Diyos at yung Diyos ang lahat ng gumawa nito, siya lang ang may kakayahan na ibalik ka doon sa dating, hindi ka tumatanda, hindi ka nagkakasakit, hindi ka namumroblema. No? There will never grow old. So naniniwala ako sa mga na ang mga bagay na ito ay ibabalik lahat ng Diyos sa atin. Ire-restore lahat ng Diyos sa atin yon. Ngayon lang, sabi, na-close yung border sa land, air, sea. Panic! Baka maubusan tayo ng pagkain. Bili, bili. Tuwang-tu, palakpakan yung mga may mall. Ano, mga, yay, ubos! Sabi, ubos yung lahat ng tinda. Ubos yung lahat ng tinda. Bakit? There is uncertain things that is happening. No? But if you are with God, relax lang. Alam ng Diyos na, boy, kung maubusan ng pangkain, eh may uwak pa naman sigurong magdadala sa atin. No? May anak ako doon. Pero tandaan ninyo, brothers and sisters, before everything worse will happen, God will take us. Amen. Ilalabas tayo ng Diyos sa mundong ito. If you see these things happening, look up. Your redemption is near. Kapag hindi nangyayari ang mga ganitong kaguluhan, ay, nako, magpahiga-higa ka muna doon sa kama. No, mag-relax, relax, pumikit-pikit ka muna doon. Iidlip-idlip ka muna doon. Kaya lang, ito'y preparation. No? Paghahanda ito para sa pag-agaw sa atin. Malapit na. O yung malapit na, o baka mamaya. Buti pa nga kung ngayon na eh. Kung ngayon na, nag-aalab yung mga, yung salita ng Panginoon sa po, mga puso natin. Abay, tiyak na tiyak kasama ka. No? Huwag niyong hayaan na sa pagkakaupo niyo dyan, ninanakaw ni Satanas yung isip niyo. Binabatak ni Satanas yung isip niyo. Huwag niyong hayaan si Satanas na. Huwag niyong hayaan yung serpente at yung dragon na ito na siyang Diablo at Satanas. Lagi niyong, ang pabayaan niyong makinig yung puso niyo. Kasi kung yung mga tenga, patutulog ka. Bigyan, bulungan mo ng isang mabulong na pampatulog. Sabi niyo. ganun kung mandaya si Satanas, no, mga kapatid. So, ngayon, ibabalik ang lahat ng ito that's been done wrong, sabi niya, from Genesis hanggang sa time na ito, no? Sino magbabalik, sabi niya? There should be a prophet. There should be a prophet that will speak to us. And then this prophet, he cannot make the church perfect. No. That's right. That's right. He will only preach the word. Amen. But he will use five offices. Amen. No? Apostles, pastors, evangelists, teachers. No. Apostles, prophets, pastors, evangelists, teachers. Fivefold ministry. In our time, itong time na ito. Kaya yung mga pangangaral ngayon, hindi ito yung pangangaral na ngayon na katulad ni Brother George na patutulogin mo. Eh kung pampatulog, kung ito yung mga message na ganito, ay mapapasarap lang kayo sa, no? Aba, eh, hindi nyo na kailangan uminom pa ng mga vitamins. No? So ito yung gagamitin sa church, no? This
must be loyal and sincere to their post, no? Sa kanilang mga trabaho. Marami kasi sa panahon natin, pansinin ninyo mga kapatid, marami kasabayan ngayon, maaaring sa oras na ito, no? Lalo na kung itong Biyernes na ito, mayroong umaga, may hapon, may gabi ng mga nagsiservice. No? They are loyal, they are sincere. But sabi ng prophet, they are doing God a service without being the will of God. Ang kailangan, no? Gumawa ka, magsumama ka sa Diyos, no? Hindi yung magtatapis ka ng fig leaves. No? Ang hindi ka pwedeng magtapis ng religion. Hindi ka pwedeng magtapis ng creeds. No? These are not the ways of God. Hindi ito yung way ng Diyos para makabalik sa kanya. But you are serving God. Basically, we believe God, we believe Jesus, no? Mga basic things ito, may pananampalataya tayo, mayroong pagsamba, may paghahandog sa Diyos, no? These are basic. Pero pagdating sa doctrinal Godhead, wala na. Kaya sabi ng Diyos, if the children of God are assembling themselves and praying for a revival, sabi niya, and it is not coming, sabi niya, there must be something wrong. There must be something wrong. Sabi niya. And that mistake, that wrong, sabi niya, it must be corrected before you can go forward. Kailangan makabalik ka muna, itama muna yung mali bago ka mag-forward. Hindi yung forward ka lang, forward. Pagka march ka ng march ng forward eh, mali na pala yung dinadaanan mo. Forward ka na forward, papunta ka na pala ng impyerno, hindi ka na papunta ng langit. So balik ka muna kung saan mo nawala si Jesus. And then you go move forward again. No? Balik muna. Nawala kasi si Jesus sa church. Kaya tingnan mo sa Laodicea, kumakatok siya sa labas. Naitulak nila palabas si Jesus ng church. Paano? Sa pamamagitan ng kanilang mga kredo. Sa pamamagitan ng mga turo na imbento ng tao. No? Nasa labas ngayon ng church si Jesus. Paano siya makakapasok? It's every individual na tao na makakapakinig ng mga salita ng Diyos. Siya lang ang makakapagbukas ng doorknob dun sa loob para papasukin si Jesus sa kanyang puso. Kapag hindi niya ginawa ito, they will be judged according to the word of God. Hahatulan sila, ibubulid sila sa impyerno ang mga ito. So, wala namang taong gustong pumunta ng impyerno. No? Pero yung way nila, merong daan na tila matuwid, sabi ng Biblia. Merong daan na tila matuwid sa paningin ng tao. Sabi niya, yung tingin ng tao parang matuwid. Okay. Ano? Pero yung dulo nito, sabi niya, ay kamatayan. Yung kamatayan yung spiritual. Bubulid siya ang lake of fire sa impyerno, mga ito. No? So, alam natin, we know God don't accept mistakes. He don't accept wrong. He hates sin. God hates sin. Kinamumuhian ng Diyos ito. Ayaw niya. Kaya kung nagkamali ka, you are sorry. You ask forgiveness kasi nagkamali ka eh. At nagkakamali pa tayo dahil nasa laman tayo. No? You cannot smoothen this up. You cannot patch this up. No? Kahit anong gawin mo, because this was born in iniquity, shapen in iniquity. Ipinanganak ito sa mali, kaya kailangan ito ng body change. Bakit kailangan ng body change ang katawan nating ito? Para may balik ka sa bata na hindi ka tumatanda. Kailangan mong ma-body change. Kailangan nating ma-body change. Kung hindi tayo ma-body change, mananatili ka, papunta kang matanda. Papunta ka ng mamamatay. No? So, God is perfect. Dahil perfect ang Diyos, He is requiring perfection. He is holy, kaya nagre-require siya tayo na maging holy tayo.
Kaya kung nasaan ang presence ng Diyos, there is holiness. Kapag ang presence ng Diyos ay present sa puso ninyo, there is holiness. And you will be perfected. Kasi perfect ang Diyos. But if there is no, no, kung wala, you're lost. Lost ka. So, kasi kailangan ng Diyos ito. No, hindi ka pwedeng humarap sa Diyos. Kahit pangyapak lang, holy ground na nga yun eh, kay Moses. Eh, pinaalis pa yung pangyapak ni Moses. No, ganun kahalaga. No, ganun kahigpit ang Diyos pagdating sa ganitong bagay. No? Perfect siya. Gusto niya maging perfect tayo. So, dahil gusto ng Diyos na ma-perfect tayo, gumawa siya ng paraan, I will send 5 offices to you. Sabi niya, apostles, prophets, pastors, evangelists, and teachers. Anong gagawin ito? It is for the perfecting of the saints, for the work of the ministry, and for the edifying of the body of Jesus Christ, till we all come into the unity of faith. Iisa lang ang faith natin. One faith, one Lord, one God, one baptism. Iisa lang lahat. One body. No? So, yung body nito, meron sila noon. So, other than that, it's not from God. Sasabi ng Diyos, if the people that are called by my name, yung mga tao na tinawag sa kanyang pangalan, sabi niya, shall assemble themselves together and will pray, sabi niya, then I will hear them from heaven. Mapakikinggan ko sila, sabi niya. Kahit na nasa langit yung Diyos, pakikinggan ko sila, sabi niya. Yung mga tao na tinawag sa kanyang pangalan, no? Yung tao lang na tinawag sa kanyang pangalan. Eh kung tumawag naman ng pangalan ay pangalan ng religion, hindi ko sila pakikinggan, sabi ng Diyos. Hindi pakikinggan ng Diyos yung tao na tumatawag sa kanyang religion. Hindi ako may sabi nito, ha. Ang sabi ng Diyos, ganun. So, thus saith the Lord, I will never listen to their prayer. Yung pakikinggan ko lang, yung mga tao na tinawag sa aking pangalan. So, kung tinawag ka sa kanyang pangalan, and you are Mrs. Lord Jesus Christ, you are called by His name. Praise God. Tapos, kung baptism pa lang sa pangalan ni Jesus, ayaw na, you are not called. Kapag nag-share ka, ayaw. Nag-share ka ng salita ng Diyos, ayaw. They were not called by the name of the Lord Jesus Christ. They were called by the name of a religion. Sabi niya, born again naman kami. Amen. You are born under your denomination. You are born again by a denomination, not by the word, by the Spirit of God. So, yung pagiging born again, hindi, ayaw nila. So, see, paano ka magiging bata kung ibabalik sa bata na hindi ka na mamamatay, hindi ka na magkakasakit kung hindi ka naman ipinanganak sa Espiritu ng Diyos? Kailangan ipanganak yung tao sa Espiritu ng Diyos. No? Yung born again, ipanganak ka sa Espiritu ng Diyos. See? Para maibalik ka na magiging bata ka, magiging 18 to 20 years old ka, na hindi tumatanda, hindi nagkakasakit, gusto kang ibalik ng Diyos doon sa kalagayan na ganun. Kaya lang, kailangan sundin natin yung proseso ng Diyos na kailangan maborn again ka, maborn again yung tao sa Spirit ng Diyos, sa salita. Oh, eh, mas lalong mahirap nga yung ihandog mo yung anak mo sa ano, patayin mo yung anak mo. Diba? Eh, kung kaisa-isa pa yan. Kahit 12 yan nga, umiiyak ka kung mamatay yung isa. No? Eh, paano pa kung iisa lang? See? Tingnan ninyo mga kapatid, bakit kaya, sabi kanina, yung nirequire ng Diyos, yung si Isaac, hindi si, bakit hindi si Sarah? No, si Sarah, matanda na rin lang. Siya na ang iyan mo. Kunin mo na iyan. Siya na. Sunugin mo na. Total, matanda na. Eh, si Isaac. Sabi nga kanina eh. Bakit? Kasi siya yung mahal na mahal ni Abraham. Kasi kaya yun ang nirequire. No? Sabi kanina,
Dahil pinakita ni Abraham na mahal niya, na-spoil si Isaac. Kahit na nakakasama na kay Isaac, sige! Para hindi ka na umiyak! Para hindi na umiyak, sige lang! Sige! No, kung minsan yung pasunod sa mga anak, hindi pala yun ang nakakabuti. Minsan, hindi mapalo yung anak, no? Minumura ka na ng anak mo. Galing. Batang-bata pa ito, galing-galing ang magmura. Tingnan ninyo mga kapatid yung mga mali natin, ano? No? Kung minsan, yung pagmamahal kasi, yung tunay na pagmamahal, yung tunay na pagmamahal, ay, sabi niya, love is discipline. Kailangan may dinidisiplina, no, yung mga minamahal. Kasi pagka lumaki yan nang hindi mo na makontrol yan, lagot ka. Lalabanan ka na yan, hindi mo na kayang, pagkatapos yan, hindi mo na kaya. Maging si Prophet Joel, pinrapesin niya ang pagre-restore. Sabi ni Prophet Joel sa mga sinulat ng Prophet. Prophet Joel said, "What the palmer worm left hath the locust eaten, and that which the locust hath left hath the canker worm eaten, and that which the canker worm left hath the caterpillar eaten." Ito yung sinabi ni Prophet Joel, no? Pero sabi niya, sabi ng Diyos sa kanya pagdating sa 225, "And I will restore." Ire-restore ko ang lahat ng mga kinain ng insektong ito. Sabi niya. So merong insekto na kumakain. No, binibigyan ko na lang kayo ng mga kapatid. You'll find them insects, sabi niya, is the same insect only in a different stages. Meron siyang different stages na lumalaki ito, no? Meron siyang pinapayawan na meaning na binasa ko. And here is the meaning of this prophecy. What? Hindi tayo again sa mga kailang ito yung nakasulat. What the Catholic left? Sabi niya, the Lutheran eaten. What the Lutheran left? The Methodist eaten. What the Methodist left? The Baptist eaten. What the Baptist left? The Pentecostal eaten. Sabi niya. So mga kapatid, no? Ano ba yung mga kinakain na ito? Now, this whole thing, sabi niya, will be cut down by God. Paano? He sent his only begotten son. No? Ano ba yung kinain ng mga ito? Sabi niya, meron siyang mga kinain, no? Sabi ni Jesus, he is the true vine. So yung kinakain ng mga ito dun sa vine na ito, no? Sa puno. Tandaan natin, but it's Jesus who is the word. Merong kinakain yung religion, no? So yung natira, kakainin ng Lutheran. Yung iba, yung natira ng Lutheran, kakainin ng Baptist. Yung iba, yung natira, kakainin ng Methodist. Yung iba, na natira, kakainin ng Pentecostal. So, kinakain nila yung pure word. Yung salita ng Diyos. Kinakain, inaalis, nawawala. Kasi, yung kapag kinain, wala. Na, di ba, yung dahon. Pag kinain ng uod nito, wala na yung dahon. Nasaan? Nasa uod. Idudumi. Wala na. Pag naubos yung dahon ng isang puno, anong nakalitaw? Mga branches, yung isang na lang. No? Gusto pa rin patayin ito. Ngayon, sabi niya, Jesus is the true vine. The Father is the husbandman. Bawat siya nga na hindi nagbubunga ay pinuputol. Ang nagbubunga ay nililinis. Ang hindi nagbubunga ng salita ng Diyos ay pinuputol at itinatapon sa apoy. Ang mga sangang nagbubunga ng salita ay nililinis, no? Kaya
kung nililinis ng Ama, ay patungo sila sa perfection and holiness. Ang sabi ng Diyos, I will restore all this, sabi niya. Yung mga taon na sinira ng mga ito, tandaan natin, ang sumira religion. Ang sumira religion, hindi tayo against sa mga ito, no? Ang sumira religion. Gusto kong basahin sa inyo yung konti na sinabi ng ano. Sabi niya, and there has never been a denomination, sabi niya, that God ever ordained. Tandaan natin, walang inordain na denomination ang Diyos. Walang religion na inordain ang Diyos. Wala. No? And there has never been a denomination that God ever ordained in the Bible. Then we ordained. Then, no, yung tao ordained and made denomination. We got out of the will of God. Sabi niya, lumabas tayo sa will of God pagka na-under ka ng religion. Because hindi ang Diyos ang nag-ordain ng mga ito. Kung sabi niya, dapat lumabas tayo sa mga ganito. At praise God, nakalabas tayo, no? A canker worm, sabi niya, yung insekto. A canker worm called, tinawag, denomination. Eat off the original bark. Ano yung original bark? Of brotherly love. Nawala yung brotherly love. Nawala yung fellowship. See? Bakit? Tumanggap sila ng creeds. Kaya nagkaroon ng division, no? And sabi niya, and denominated it by carrying a rug around it, sabi niya. And the life of God comes right up through the roots here, and the root of the offspring of David. So anong ginawa ng ano, sabi niya, yung buhay, bumaba siya hanggang sa root. Root. Kasi para mapanatili yung buhay, bumaba hanggang sa root. The root and offspring of David. Kaya tinawag na root and offspring of David si Jesus. No? Bumaba doon ang buhay. Saan bumaba? When he was nailed in the cross of Calvary, inano siya sa lupa, binangon siya, no? Na ilibing siya. Tapos, gusto kong basahin muna ito, mga kapatid. A good healthy tree don't have to be sprayed. Sabi niya, hindi na kailangan na isprayin mo. Kaya niyang i-repel yung ano, yung mga diseases, sicknesses. Why we praying over and over and over for contamination of worms? Nakakaroon ng contamination, no? Why we doing it for? Sabi niya, is because the tree is not healthy. The tree kasi kinain eh. Nakain ng mga uod, no? What's the matter? It's not healthy. Creeds, sabi niya, and denominations has eat the lifeline out of it. Kinain ng creeds, no? Absolutely. Methodist, Baptist, Presbyterian, Pentecostals eat the lifeline out of the tree. Kinain ng religion, mga religion, no? Trying to substitute a denomination to bring all men under politics. God don't want us to join together under politics. Ayaw ng Diyos. And creed, sabi niya, we are joined together by the Holy Spirit. God's original. So, dun daw tayo dapat. That started in the early ages of the death of Christ and the resurrection after the death of the apostles. 300 years later, they brought in Nicene Council. Sabi niya, that's when they formed the first organization, which was the Catholic Church. Means, Catholic means universal. Dapat nga sana, universal worship to one God. Eh. Kaya lang, ang naging problema, iniba ng Catholic. Instead of it,
they substituted creeds. Yan. Creeds yung inilagay ng Catholic, no? They put an, sabi niya, creeds, then they formed that they call the pre-Nicene Father. They got together in the in this, they form a council. In the council, sabi niya, in the council was hats out the Catholic Church, which means universal church. Tore off all the little churches. Tore off all the little churches. Pinagpapatay yung mga ano eh. No? Around where God was dealing. So kung saan na, yung mga maliliit na church na ganito, na, na nakikipag-deal ang Diyos, no, pinagwawasak nila. Pinagwawasak. No? Kasi sinasabi nila mali. And force them, sabi niya, force them into one church and one religion, Catholic. No? Yan ang ano. Ngayon, yung hindi susunod. Hindi susunod. They put an ox on one arm. Ox on the other. Hang a crucifix before a man. Yung crucifix, no? Tell him, kiss it or and bow down to receive Catholic religion. Tingnan ninyo yung mga ginawa noon. Or they start, pag hindi tinanggap, they start one ox one way and one ox other and pull him apart. Nakatali dito yung kamay, ipahahatak sa dalawang ox, mahahati yung tao. Yan ang ginawa ng Catholic. Basahin niyo sa mga history. We are not against the Catholic. We are against the creeds. No? This may hurt, sabi niya. This may hurt. Third thing, I don't want it. Two, sabi niya. What's one of the great saplines they cut off? And during the time of the organization, that's what knocked the sapline, to begin with, sabi niya. Luther came out. So si Luther came out. No? Tama yung protest ni Luther. No? Kaya lang, what happened after that? They organized. They became Lutheran. Oh. They became Protestant. Tingnan niyo. That was 550 years later nang lumabas si Luther sa Catholic, no? Sabi niya, lahat ng ito ng mga churches, they are prostitutes, they are whore, no? They were harlots, the Catholic Church. She was a whore in the Bible. Whore, no? Prostitute. They are committing spiritual fornication. Kaya tinawag sila ng Diyos na war, mga kapatid. Tingnan ninyo kung ano, ang mga nangyayaring ito. Let my word be true, sabi ng Diyos. And every other man's word a lie. That's right, God's word being true. Make this word right. Go back to His word. See what the canker worm eaten? Tingnan ninyo kung anong kinain ng canker worm. Sabi niya. No? Tapos, tuloy natin dito. Notice, each insect, sabi niya. So sabi niya, I will restore the years that the locust has eaten, the canker worm and the caterpillar and the palmer worm, my great army which I sent among you. Meaning, God will send back another church. God will send back another church in these last days. In these last days. He will restore the original power to the church. He will restore the original power to the church. Kaya hindi dapat maging powerless yung Diyos. Hindi dumating yung salita ng Diyos na by the word only, but by the power ng Holy Ghost. No? It will be a light
It will be, this church will be a light in the evening time. Dito sa dilim ng katuruan, dilim ng sanlibutan. Tandaan natin, yung dilim, dilim ng katuruan, hindi yung dilim ng makumpatayin mo yung ilaw, wala madilim. Hindi ganun, no? So sabi niya, notice, each insect, each one of these insects, when he was working on the tree, he made a way for the others. Nagbibigay lang siya ng daan para sa susunod pang mga insekto, no? Sabi niya, they follow him. Tapos sabi niya, this is an antichrist. Sabi ng prophet, he is smart. Sabi niya, smart ito. They are taking away the fruit of the spirit. What? Anong type ng fruit of the spirit na sinabi niya? Taking away the leaves. Sabi niya. So they can take away the fellowship. Taking away the leaves. Type na, taking away the fellowship. See? Dapat, iisa lang. Iisa lang naman ang church na tinayo ng Panginoon eh. Upon this rock, I will build my church. And the gates of hell shall not prevail against it. So that one church, no, na ginawa, na itinayo ng Panginoon, no? Anong ginawa? They took the leaves. Kasi itinipo si Jesus sa puno. They took the leaves. The insects has eaten the leaves. Eaten the fellowship. Tingnan niyo. Kung this insect has eaten the leaves, which is the fellowship, anong nangyari? It will cause division. See? If you are a Catholic, you will not go for fellowship to the Protestant. And you will not go to a fellowship sa Baptist, sa Methodist, lahat na sa Presbyterian, lahat ng iba sa'yo. Hindi. So what cause is this? Division. So sabi, yun ang ginawa, no, ng Catholic. What did this insect did? Sabi niya, he took the leaves off. So there will be no more coolness. Sabi niya, no freshness. The Catholic stripped the leaves. No more fellowship with them. After stripping the leaves, the insect could see now the bark. Wala nang dahon eh. Kita na yung bark. No? Ano yung bark, ang type, sabi niya? Doctrine. Kita na yung baptizing them in the name of the Father, in the name of the Lord Jesus Christ. Kita na. Oh, kakainin ngayon ito. Anong, paano kinain? Hindi, sabi niya. Mas tama yung baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost. God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. So it was eaten by this insect. Di ba? Kinain ng insekto ito nung nakita na yung bark. Wala na yung lips eh. Wala nang fellowship sa mga... See, tingnan niyo yung mga nagsasabing Kristiyano. Hindi makapag-fellowship sa isa't isa. Iba-ibang turo. Kinain yung tama na turo ng insektong ito. Kaya hindi makapag-fellowship kahit ka... Dapat nga eh, kung yung sa Wakra, kapatid natin, no? There should be a, pag nakita mo, pumunta ka doon eh, masaya sila, no? Hindi yung takot sila na, baka anong ituro niya sa... See? These are the brothers. They cause divisions. See? Masaya kang pupunta para mawala yung anumang gap. Manatili yung brotherly love. But they lost this brotherly love. They lost this fellowship. They have eaten. They are like insect. They have eaten the true fellowship. Bakit? They rely, no? Nag-rely sila sa turo ng tao. Nag-rely sila. Don't rely to me. Don't rely to me. You rely to the Word of God. What I am telling you, it's from the Word of God, not from me. That's why I am telling you, thus saith the Lord. Hindi ko sinabi, galing sa akin. This came from God, not from me. Itinuturo ko sa inyo ito dahil nabasa ko,
You read also. So that we will both see which is right and which is wrong. Kaya nga, kahit na sa Bible study, Bible sharing, you see the Bible sharing? Ang sabi nga kagabi, sa Bible sharing, sa iba na mga mananampalataya, merong isang tatayo sa pulpito, mangangaral siya, that's not Bible study. Sabi ng Hebrew 10:25, mangag-aralan kayo sa isa't isa. Bible study. Mangag-aralan kayo sa isa't isa. Hindi yung aaralan kayo ng isa. So, tingnan ninyo yung simpleng mali. Paano ka matututo pagka narinig mo? Eh, hey, kung pakukuyakoy-kuyakoy ka pa dyan sa... Wala na. Lumampas na. No? Eh, kung ano, kung merong interaction, nag-aarala ng bawat isa. Brad, ano nga pala yung ano kanina? Hindi kong masyadong... Pwede kang magtanong. Pwede kang mag-interact. Eh, kung nandito dito siya, ah, kapatid, ganito. O, eh, ninakaw ni Satanas ng kaunti yung oras mo sa isip mo, yung pakikinig mo. Wala na. Lumampas na. No? So, he get into the bark and make a hole into the bark and eat it. These insects, denominations, eat the doctrine away from the churches. The ano? The Godhead, the baptism, Godhead, nawala na. Yung tamang bautis mo, nawala. Kinain ng mga insektong ito. Eh, sa Biblia, insekto kasi yung mga tawag dito sa mga ito eh. Mga denominations na ito, insekto eh. From the Catholic Church, they are the mother of all insect. No? Hindi ako, I am against to their creeds. No. Kasi marami tayong mahal sa buhay dyan. Kaya lang wala tayong magagawa. This is the word of God. No? Sasabihin natin na, okay lang, kahit na nandiyan kayo, okay lang. Hindi okay. Sabihin na natin ang diretso na okay. Kung mali ako, sabihin ninyo na mali ako. Lalabas ako dito. Pero pag ako ang tama, yung salita ng Diyos ang tama, hindi ako ang tama. Kapag yung Diyos, yung salita ng Diyos na sinasabi ko sa inyo ay tama, ba't hindi tayo magsama-sama sa tama? So, isasama ninyo ako sa mali. Di, no? So, the church, or the life of the tree, the next thing, the next insect denomination, a sucker. Nihigup niya, sinisip-sip niya. Caterpillar, suck it up and organize so you can't get life. What did the life do? Go right down into the roots. It's all the same insect. So, the life goes down to the root to preserve life. See? Tingnan ninyo. Sabi kanina nung ni Brother Branham, yung he is the root and offspring of David. Who? Jesus Christ. Tingnan ninyo yung apple. Sabi niya, gano'ng katalino yung apple pag magwi-winter. Bababa yung... Kasi kung di bababa yung buhay, yung dagta niya sa ilalim ng lupa, mamamatay siya, mapifreeze. Pero anong karunungan? Meron yung apple na pagka na-sense ng apple na magwi-winter na, magyayelo, bababa siya sa ilalim ng lupa. Anong karunungan yon? Binigay ng Diyos yung karunungan na yon. So ngayon, yung tao, binigyan ng karunungan ng Diyos, ipinapakita yung salita ng Diyos, kung paano makababalik yung tao sa Diyos, ayaw ng tao. Gusto ng tao, religion. No, they are like Nimrod. Gusto nila magtayo ng tower kaysa sa lumapit sa Diyos. Sabi ng Diyos, magpatay ka ng hayop, patuloyin mo yung dugo. Hindi ko titingnan yung kasalanan mo. Once and for all, nagpapako sa krus ang Panginoong Jesus para sa atin. Para hindi lang tatakpan yung kasalanan. Huhugasan ka na. Huhugasan na yung kasalanan. Para pagtingin ng Diyos, wala kang kasalanan kahit na kaunti. Natitingnan. No? So what went wrong
sa mga ganito, no? Bakit ayaw? So, yung insect daw na ito, this insect made a hole to the heart till it got to the life. Doon sa lifeline. But, pero pag sabi niya, Joel gave a great background. Sabi, he said, pagka narinig natin yung restoration ng Diyos, yung pagre-restore ng Diyos na ito sa atin, no? Na born again ka, you are born again in the Spirit of God, nasa iyo na, you are a born again Christian, born again sons and daughters of God. Anong sabi? He said, tell your children of it. Sabihin ninyo sa mga anak ninyo, turuan ninyo yung mga anak ninyo. And you let your children tell their children and their children into another generation. Walang tigil kailangan. I-share mo ito. I-share mo sa mga anak mo. I-share ng mga anak mo sa mga anak nila. I-share ng mga apo nyo sa mga ibang generations. Bakit? Para maligtas, may balik. No? Now, we belong to this another generation. Joel said, keep telling them. Palagi niyong sabihin sa kanila na kailangan maborn again ng tao. Kasi yun, dun lang makababalik sa Diyos yung tao. Unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Unless a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. He that is born of the flesh is of the flesh. And he that is born of the Spirit of God is of the Spirit. Huwag kayong magtaka. Sabi, marvel not. You must be born again. Huwag niyong pagtakhan ito. Kailangan maborn again yung tao. Sabi niya. Now we belong to this another generation. Joel said, this day, this scripture is fulfilled into your ears. Kung na-fulfilled sa ating mga pakinig ito, you cannot reason when judgment comes. Hindi makakapag-reason yung tao na pag dumating yung judgment. No? Paano muna makakabalik sa original yung tree na ito? Sabi niya. And now, before we can go back to the tree, sabi niya, and bear fruit, it must be restored to its original power first. Kaya yung charge, the charge must be, that power must be restored first to the charge. Kaya kung minsan, meron lang naramdaman sa katawan na, ano, nakatakbo kagad doon sa, ano, no? Pag-pray nyo kagad, mga kapatid, no? Hindi naman masama yung mga gamot, no? Hindi naman masama yung mga doktor, no? They have divine healing also. If the bark was torn off of the tree, we got to get back. No. To get the bark back again. Grow the bark first. Sabi niya, para uusbong uli, no? Unti-unting uusbong. Sabi niya, para pag umusbong ito, maaari siyang makapamulaklak, makapagbungang muli. Sabi ng prophet, you cannot have apples, sabi niya. You grow first the bark. Tapos, dun sa bark na ito, nandun dun yung sapline. The sapline is the lifeline. Magkakaroon muna ng buhay ito. We can't have Christians, no? Without Revelation 10:7. We cannot have sons and daughters of God without Revelation 10:7. Sa time natin ito, ha? Sa time natin. And the scriptures, God's Holy Bible is the lifeline of the church. We cannot bring sons and daughters of God on man-made doctrine. No?
hindi magiging anak ng Diyos yung nasa ilalim ng religion o merong man-made doctrine. No? So now everything will only work in the law of the thing. Sabi niya. Kung yung law ng Diyos sa pagbabalik ng tao, kailangan maborn again yung tao, that's the law of God. Para makapasok siya sa langit. Sabi niya, it's like cosmic forces, sabi niya. Planets move according to the law of the planets. Hindi mo pwedeng baguhin ito kasi yun ang ginawa ng Diyos sa kanila. The sun, sa yung araw, the sun can only rise. The sun can only rise according as the earth turns to the sun. Yan yung nakasulat na yung ano ng prophet. Ano? So, yung sun, hindi yun ang umiikot, sabi niya. Ang umiikot, yung earth. Turning to the sun, around. Kaya, yun ang low. So, magwo-work lang ng tama ito o maganda according to the law made by God for them. No? Katulad lang, yung third law of motion, sabi niya, in every action, there is an equal and opposite reaction. No? Hindi pwedeng mag-work ito na kung katulad ng convergent at saka divergent. Katulad ng sa jet. Kung mas malaki yung ano, wala kang thrust. Yung opening ng nozzle ng eroplano. Pag fully open, wala kang thrust. Yung, kaya nga meron siyang variable nozzles. Kaya pagka nagpush ng throttle yung piloto, no, sasara ito. Mag-build ng no, yung 1:10 niya sa ano nito, yung pressure, no, sa loob. Yung mixture ng gas at saka air sa loob ng combustion chamber, it will be compressed 10 times. 10 times. Kung hindi lalabas ito, ma-overpressure yung sa loob, puputok. Pero meron siyang exit diffuser. Palalabas niya doon in a convergent form, no? Kaya yung pressure, yung lakas ng pressure nito, ipupos niya ngayon yung pressure palabas, natural yung aircraft. Lalakad siyang mabilis, lilipad siya. Mabilis, no? So ganun yung principles, no? To every action there is an equal and opposite reaction. So everything will work according to the law of God. God's plan and program. Lahat. And it will not work correctly in any other way. Pagka nag-divert ka, hindi magwo-work correctly. No? Sabi nga, kahit yung relo, kahit ano, pinakamahal na relo sa buong mundo. No? Eh kung di naman sumusunod sa oras. No? Pagtingin mo, late na naman itong relo ito, kamahal-mahal mo pa naman. Martilyuhin na kita. Kaya lang, wag na, sabi niya, kasi mahal eh. O pan-display na, naka-display yung relo. Buti pa yung relo na mura at sumusunod sa oras. Yung mahal, hindi sumusunod sa oras. Matigas yung ulo ng relo. No? There's something wrong inside. No? So, ganun mga kapatid. Ang lahat dapat ayon sa ginawang way ng Diyos. Merong mga doktor, maraming doktor, di ba? Ang mga doktor, nag-aral sila ng medicine. No? If you go to a doctor and say, sabihin mo sa doktor na, Dok, sakit yung ulo ko. Ano bang gamot na prescribe mo sa akin? Umasakit yung tiyan ko. Tapos eh, pagkakita ng doktor sa iyo, masakit yung ulo ko, Dok. Eh malapit yung mata sa ulo. O ito yung, ano sabi niya, patakan mo lang na-drop yung mata mo. Sa palagay nyo, mabuting doktor yun? Meron sa airport sa amin, nangyari. Meron siyang arthritis sa tuhod. No? Namagayong tuhod. Tapos pumunta siya sa clinic namin. Ang doktor doon, Egyptian. Kaya nakakatakot yung mga Egyptian. No? Pumunta siya sa clinic. Dok, I cannot walk properly. Tuhod niya, namamaga. Masakit. May uric acid din siguro.
Akalain mo, totoo ito, binigay niya, anong binigay niya? Eye drop. O, yun ireklamo. O, the following month, canceled. Tapos na, hindi na siya doktor. Yung pala, veterinaryo yata siya sa Egypt noon. Nag-apply siya, dinaya niya yung certificate niya na doktor siya. Noon pwede yan eh, mga kapatid. No? So dahil wala, ayaw umuwi sa Egypt, anong ginawa niya? Nag-apply siya, butcher siya ngayon. Tagakatay ng mga tupa, kambing, baka doon sa labas. Wala na. Tingnan niyo. Pero a good and genuine doctor, sabi niya. Pag pumunta ka, anong nangyari? Ida-diagnose niya ngayon yung sakit, no? Until he finds what organ is out of order. Yan. Then he will work on that, sabi niya, and give the right prescription or medicine. No? Yung genuine at magaling na doktor. Yung magaling na doktor, ganun yung gagawin. That's the way it is. Ganun din sabi niya sa Kingdom of God. Ganun din sa Kingdom of God, no? We've got to find out what is wrong from the churches. Nakita natin, ano yung mali sa churches? Mali yung pagbabaptize nilang in the name of the Father, Son, Holy Ghost. So what Dr. Peter said, the right prescription, baptizing them in the name of the Lord Jesus Christ. So magagamot ngayon yung sakit na yun. No? Kaya kung meron kang magaling na doktor, ayaw mo naman pumunta sa doktor. Basta ako, gagamutin ko na lang yung sarili ko. Dito na lang. Siguro gagaling din naman ako dito. Self-medication is not the right way. No? So ganun mga kapatid, no? We've got to find out what is wrong from the churches and to their teachings. Then correct it. Correct. Sabihin niyo. Huwag tayong matakot kung ayon. Kasi hindi ka naman gagawin buntot ng Diyos, gagawin kang ulo. Kung ikaw yung ulo, no, yung taga-utos, mula sa ulo yung isip na mag-uutos. Hindi tayo gagawin buntot. Eh, kung ikaw yung buntot, sige, ikaw na lang yung paipas-pas na kung saan-saan ka na lang dadalhin. So, give the right prescription. No? Give the right medicine para magamot yung sakit. So, yung mga churches ngayon, maraming sakit. Yung reasoning ng mga churches ngayon eh. O, sabi nga nung merong mga pilosopo kung minsan eh. No? O, yun doktor, dinextros ngayon yung lola namin. Ito namang pilosopo. Ito kay, di matagal maubos ito. Patak-patak lang pala. Eh, ganyan-ganyan yung dextros. Sabi niya, hindi kung ganyan, matagal kaming maghihintay. Sabi niya, di ba pwedeng painom na lang natin sa kanya? Sabi, para mabilis. Tingnan ninyo, papainom daw yung dextrose. Tingnan ninyo yung mga, ganun din sa, pamimiloso po sa, sa salita ng Diyos. Pareho rin yan. Pareho. Hindi pareho, mga kapatid. So, give the right prescription and medicine. Like the sickness of baptism. Yung sakit ng baptism, no? Yung God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. I baptize you in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Yeah. Oh, born again ka na. Born again? Oo nga, born again naman eh. Sa church. Born again naman sa denomination. Ipinanganak ng denomination. Hindi born again in the Spirit of God. Hindi born again sa Word of God. No? So wrong prescription. Anong mangyayari doon sa binautismo na ganun? He will die also. Mamamatay din. Yung mamamatay, mapapahamak siya. Mapupunta ng impyerno, mga kapatid. So, ang kailangan, tamang medisina. This is now the job of these doctors. No? Who are these doctors? The apostles, prophets, pastors, evangelists, teachers for the perfecting of your body. For perfecting your body, your health,
spiritual and physical. No? Kailangan. Gumaling yung physical mo, patay naman yung spirit mo. Di wala. Wala ka. Kawawa ka pa rin. Ang kailangan talaga ka dito, pagka binigay yung tamang prescription at saka yung tamang salita ng Diyos, mabubuhay yung tao. Na magkakaroon siya ng eternal life. Ibabalik siya ng Diyos. Mare-restore yung tao doon sa peak ng pinakamalakas niya. And without being a born again, hindi ka pwedeng i-restore ng Diyos doon sa magiging 18 to 20 years old ka. Hindi pwede. Kailangan ma-born again ka. No? Kasi yun ang paraan ng Diyos para may balik ka niya sa pagkabata na hindi ka tatanda. Na hindi ka na magkakasakit, hindi ka na tatanda, hindi ka na mamamatay. Yung mga tao takot mamatay pagkatapos ayaw naman na ma-born again. Oh. Anong gagawin ng Diyos? Eh, ayaw naman ng tao. Eh, kung ayaw ng tao, wala kang magagawa sa tao. Sa kanya yan eh. Sige. So, they should always refer. Ang bawat tao, they should always refer to the book of medicine. And the book of medicine is the Holy Bible. Ito, dito natin titingnan kung tama ba yung prescription ng other pastor doon? Tama ba yung prescription ng nung other church? Tingnan ninyo. Tingnan ninyo kung tama yung prescription niya. Eh, baka eye drop yung ibigay sa inyo. Di ba? Masakit yung tuhod, eye drop. Anong koneksyon ng eye drop dun sa tuhod? Mabuti pang deep hit yung binigay mo, okay lang. Medyo okay pa, ano? Eh, hindi, eye drop eh. So, tingnan niyo yung mga doktor kung manghuhula lang sila. Tingnan niyo yung mga doctor pastors. Kung manghuhula lang ito ng mga ituturo, kung walang maituro na mapapabuti yung tao, anong ituturo niya? Basta dyan ka lang. Basta present ka lang. Yan. Sige lang. Okay lang. Basta basta yung ikapu mo, huwag mong kalilimutan sa tuwing katapusan. Ay, patay ang bulsa mo. Negosyo eh. Mga kapatid, nawa makuha ninyo kahit na sino makapakinig nito. Kahit sino pa, kahit na katulad ng pinag-aaralan natin kagabi, na hanggang ngayon, bride. Hindi na. Nag-prepare na nga. Eh, yung wife yung nagpiprepare. Saan nagpiprepare yung wife? Dito. Dito sa lupa nagpiprepare yung wife. So dito pa lang sa lupa, meron ng invisible union between the heavenly bridegroom and the earthly bride. Meron ng preparation dito. So hindi pwede na manatili ka lang na bride, kasintahan, na hindi ka pwedeng lagyan ng binhi. Hindi ka magbubunga. Wrong prescription. Na naiwan na, no? There is a modern prescription na hindi ganoon. Ay, hindi. Basta kami, bride. Uy, sige. Gamitin mo pa rin yung eye drop. Hindi ka gagaling. Hindi gagaling, no? Kahit na gano'n pa kabisa yung gamot na yan, kung ayaw mong inumin, nasusuka kasi ako eh, pagka sumasama yung sikmura ko eh. Sabi, pag ininom ko. Kung hindi ka ininom nito, hindi ka bubuti. Sabi ng nanay ni Brother Branham. Ayaw na ayaw ko sa lahat. Yung paiinumin ako ng castor oil, sabi niya. O eh, pagka uminom ng castor oil, sabi nung tiyan eh, lalabas lahat yung nasa tiyan eh. Eh, pagkatapos naman doon bubuti. Bubuti yung pakiramdam. Eh kung di kayo pa iinumin ng mga mabubuti, tamang gamot na salita ng Diyos, hindi kayo bubuti. O pagkatapos, gusto mo blessing ng blessing sa Diyos. Paano kayo bibless ng Diyos? Di ka naman sumusunod. Pagka sumunod ka sa Diyos, ibibless ka niya. And I will show you great and mighty things that you do not know, sabi niya. See? Isang magsasaka, sabi nga kanina. Isang magsasaka. Ngayon eh, papagtitrainingin ka pa sa Amerika, libre. Ay, sino pa naman yung... what's that? It's a blessing. For you have done this, naglingkod ka ng tapat sa akin, I will bless you. Pipigilan mo yung Diyos. Lord, wag. Sasabihin mo ganun sa Panginoon?